sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Dating Deputy National Security Advisor Designate Romel Banlawi naniniwala na dapat nang maipatupad ang mekanismo para sa komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa maritime issues sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Department of Foreign Affairs mas pinaniniwalaan ang report ng Philippine Coast Guard kaugnay sa panunutok ng military-grade laser light sa BRP Malapascua noong February 6. Hataw Balita. Ilang mambabatas naghain ng resolusyon upang suportahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa posibleng imbestigasyon ng International Criminal Court sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Hataw Balita. Pag-alis ng isang chartered plane sa Ninoy Aquino International Airport patungong Dubai noong Lunes, February 13, mayroon umanong kaukulang permit ayon sa Manila International Airport Authority. Hataw Balita. Philippine Institute of Volcanology and Seismology magsasagawa ng assessment sa lalawigan ng Masbate matapos itong yanigin ng magnitude 6 na lindol kahapon. Hataw Balita. At Pilipinas nakapagtala ng pinakamataas na overseas Filipino worker remittances sa kasaysayan noong 2022. Hataw Balita. Una po sa mga humahataw na balita, naniniwala si dating Deputy National Security Advisor o NSA Designate Romel Banlawi na dapat nang maipatupad ang mekanismo para sa komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa maritime issues sa West Philippine Sea o WPS. Kabilang ito sa bilateral agreements na nilagdaan ng Pilipinas at China nang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Beijing noong nakaraang buwan. Ayon kay Banlawi, dapat madaliin ang implementasyon ng naturang kasunduan upang maiwasan na ang kalintulad na laser lighting incident sa Ayungan Shoal noong February 6. Ayon pa kay Banlawi, dapat panatilihin ng Pilipinas ang diplomatic relations nito sa China. Dahil gayaan niya, naging posisyon na ng dalawang bansa, isang bahagi lamang ng kanilang relasyon ang usapin sa South China Sea. Kaya naman hindi siya sang-ayon sa naging payag ni dating NSA Clarita Carlos na dapat ibaba na ang level ng diplomatic relations ng Pilipinas at China, kung saan ang unang hakbang ay i-recall ang Philippine Ambassador sa China. Pakinggan natin si National Security Expert Romel Banlawi. I consider that kind of proposal unnecessary and an overreaction. Lowering our diplomatic relations with China and also interpreting the incident as a form of military action will be inimical to a peaceful resolution of conflict in the South China Sea. Sa ngayon ay wala pang panibagong pahayag si Pangulong Marcos Jr. ukol sa insidente sa resupply mission sa Ayungan Shoal. Hataw Balita. Mas pinaniniwalaan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang report ng Philippine Coast Guard o PCG kaugnay sa panunutok ng military-grade laser light sa BRP Malapascua noong February 6. Ayon sa tagapagsalita ng DFA, walang dahilan para pagdudahan ang report ng Coast Guard kaugnay sa insidente. Nauna nang nanindigan ng China na walang nangyaring laser pointing incident sa Ayungan Shoal. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, ang hawak na handheld laser ng Chinese Coast Guard ay isa lamang speed detector na panukat ng distansya at bilis ng Philippine vessel para sa navigation safety. Hataw Balita.
Isang resolusyon ang inihain ng ilang mambabatas upang suportahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa posibleng imbestigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Pinangunahan ni House Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo ang pag-aain ng House Resolution Number 780. Ayon sa mambabatas na pumirma sa resolusyon, ang kampanya kontra ilegal na droga, insurhensya, pagkakabahagi, terorismo at korupsyon ng dating Pangulo ay nagbunga ng mas maayos, komportable at payapang buhay ng mga Pilipino. Sa ilalim umano ng Administrasyon Duterte, bumuti ang peace and order situation sa bansa na nagresulta sa pagtaas ng export and investments. Itong Enero, inanunsyo muli ng ICC nitong bubuksan ang imbestigasyon sa umano'y extrajudicial killings o AGK sa war on drugs ng Duterte administration. Ito namang Pebrero, umapila ang Pilipinas sa ICC na suspindihin ng imbestigasyon. Hataw Balita! Mayroon umanong kaukulang permit ang pag-alis ng isang chartered plane sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA patungong Dubai noong Lunes, February 13, ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA. Sa isang pahayag nilinaw ng MIAA na batayan nila sa impormasyon mula sa ground handler na Global Aviation Corporation, ang naturang flight ay mayroong entry-exit clearance mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, aircraft exit clearance mula sa Philippine National Police Aviation Security Group o PNP AVC Group at ramp entry. Anila ay pinoproseso rin at na-clear na immigration sa mismong site ang mga pasahero. Gayunman, naglunsad na umano ng imbestigasyon ng MIAA upang iwaksi ang mga espekulasyon na ipinuslit ang mga pasahero nang hindi dumadaan sa pre-departure process. Miyerkules, February 15, nang isiwalat na Senator Grace Poe sa Senado ang insidente na posibleng umanong kaso ng human trafficking sa nasabing chartered flight. Nagsakay umano ito ng mga individual kahit hindi ito nakalista sa Flight General Declaration at hindi dumaan sa proper security screening procedure. Hindi rin umano sumailalim sa pre-flight inspection ng nasabing eroplano bago nakalipad. Iimbestigahan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang insidente. Hataw Balita! Magsasagawa ng pilot test ng kanilang automated election system ang Commission on Elections at COMELEC sa tatlong barangay sa Quezon City at Cavite para sa October 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Isasagawa ito sa Barangay Zone 2, Poblasyon at Paliparan 3 sa Dasmariñas City, Cavite at Barangay Pasangtamo sa Quezon City. Ang hakbang na ito ng COMELEC ay bilang tugon sa panukala ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms noong nakaraang linggo na pag-aralan ng automated elections. Isasagawa ang pilot testing ng AES sa October 30, 2023 kasabay ng Barangay and SK Elections o BSKE. Ang registered voters para sa barangay elections sa tatlong lugar ay 84,100 at 27,870 naman ang para sa SK. Ayon kay COMELEC Spokesperson Director John Rex Laujanco, pinag-aaralan din nila kung posible bang gawing automated ang mga susunod na BSKE. Hataw Balita! Isang senior citizen ang kauna-unahang kaso ng COVID-19 Omicron subvariant XBF sa Pilipinas. Ayon sa Department of Health, ang naturang pasyente ay walang travel history. Nakaranas lamang ito ng mild symptoms at nakarecover na. Ang XBF ay tinuturing na Omicron subvariant under monitoring ng World Health Organization. Sa ating ulat panahon, sa kasalukuyan, binabantayan pa rin natin ang low pressure area o LPA na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. As of 3 p.m. itong Webes, February 16, ay huling namataan ang pag-asa itong nasabing LPA sa layong 1,050 kilometers
silangan ng Southeastern Mindanao. Gayun din, patuloy na binabantayan ang isa pang sama ng panahon o LPA na namataan naman sa labas ng PAR. Ito ay nasa layong 1,165 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. Base sa forecast analysis ng PAGASA, posible na mag-merge o magsanib ang mga kaulapan ng dalawang LPA. Sa darating na weekend ay posibleng magpaulan ang dalawang LPA sa Northeastern Mindanao, Eastern Visayas at sa Bicol Region. Ang Northeast Monsoon o ang hanging habagat ay patuloy na iiral sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Asahan ngayong araw na makararanas ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at Bicol Region ng maulap na kalangitan na may pag-ulan dahil sa hanging amihan. Samantala, makararanas naman sa Metro Manila, Visayas at ang malalabing bahagi ng Luzon ng bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan dahil sa hanging amihan. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao ay maaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulan na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o anang malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Sa Caraga at Davao region naman ay maaasahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa trough ng LPA. Manatiling alerto sa posibleng bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kasambahay. Ang agwat ng temperatura para sa Lawag ay maglalaro mula 22 hanggang 31 degrees Celsius. Sa Baguio City naman ay mula 13 to 24 degrees Celsius, 22 to 30 sa Metro Manila area. Sa Puerto Princesa, asahan natin na maglalaro ang temperatura mula 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cebu, 24 to 29 degrees Celsius at 23 to 31 sa Davao City area. Sa kasalukuyan ay mayroon po tayong nakataas na gale warning sa Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Pulilio Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Mayroon din po tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Batangas, Metro Manila, Occidental Mindoro, Lubang, Islang Oriental Mindoro at Palawan. Gayun din sa mga baybayin ng Marinduque, Romblon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Southern Leyte, Antique, Aklan, Iloilo, Guimaras at Capiz ay may nakataas na gale warning. Kabilang dito ang mga baybayin ng Bohol, Siquijor, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Northern Coast ng Lanao del Norte, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Alans at Davao Oriental. Kaya ang ating mga kababayang may isda, pati na rin ang may maliliit na sasakyang pandagat ay hindi pinapahintulutan ang pumalaot sa mga nasabing baybayin. Ang araw ay sisikat alas 6:20 ng umaga. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita! Magsasagawa ng assessment ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa lalawigan ng Masbate matapos itong yanigin ng magnitude 6 na lindol nitong Huwebes, February 16. Umabot sa intensity 7 ang pinakamalakas na pagyanig na naramdaman sa Masbate City. Aalamin ang mga kinatawa ng ahensya kung may mga naapektuhang gusali at kung may mga pagbabago sa formation ng lupa doon matapos ang lindol. Ayon sa PHIVOLCS, posibleng nanggaling sa segment ng Philippine Fault sa Masbate ang lindol. Gumalaw na rin nila ito noong 2003 at 2020 kung saan mahigit sa magnitude 6 din ang naitalang lakas ng lindol. Ayon sa PHIVOLCS, posible pang umabot sa 2 linggo ang mga aftershocks patapos ang magnitude 6 earthquake. Pakinggan natin si Erlinton Antonio Olavere, isang senior science research specialist. Strong earthquake na siya, especially doon sa malalapit sa lugar. Talaga mararamdaman yan. Siguro mga a week to 2 weeks, from time to time. Talaga may mga mas mahihinang mararamdaman tayo, especially yung mga tao na nakatira near the epicentral area.
paalala ng FEVOC sa publiko makilahok sa mga isinasagawang earthquake drill para makapaghanda dahil wala pa ring teknolohiya para matukoy kung kailan lilindol. Hataw Balita. Nakapagtala ang Pilipinas ng pinakamataas na Overseas Filipino Worker o OFW remittances sa kasaysayan noong 2022. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, $3.49 billion ang pumasok na OFW remittances sa bansa noong Disyembre. Dahil dito, umabot sa all-time high na $36.14 billion ang kabuang OFW remittances sa buong taon ng 2022. Mas mataas ito ng 3.6% kumpara sa $34.88 billion noong 2021. Ayon sa BSP, ito ay bunsod ng pagtaas ng demand ng trabaho sa ibang bansa dahil sa pagbubukas ng ekonomiya. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas, bagamat nakaburol na sa kanilang bahay ang mga labi ni Wilma Abulad Tegzan, ang Pinay na nasawi sa magnitude 7.8 earthquake sa Turkey, nananawagan naman ang mga kamag-anak nito ng karagdagang tulong mula sa pamahalaan para sa iba pang gastusin sa pagpapalibing. Si Jafet Cablayda, humahataw. Hataw Balita. Nakaburol na simula pa nitong Webes, February 16, ang mga labi ni Wilma Abulad Tegzan sa kanilang bahay sa Barangay Ilayang Dupay, Lucena City. Natagalan ang preparasyon ng funeral services dahil sa kinakailangan pa ito na hermetically sealed bago dalhin sa burol. Samantala, umapila naman ang karagdagang tulong ang tatay ni Wilma para sa iba pang gastusin sa pagpapalibing. Ako'y nananawagan sa atin pong mga kinakulang, lalo tigit po ay sa national government. Sana po ay kami lubusang matulungan kahit dahil ito na si Wilma. At dahil lang po sa mga kakulangang pangangailangan, talaga po ay ikahos na ikahos. At sana po na kahit paano ay maalalaya nila kami. Dumulog na rin ang ama ni Wilma sa pamahalaang panlalawigan at agad namang nagpaabot ng personal na tulong si Governor Angelina Helen Tan. Bukod pa rito ang agarang pagpoproseso ng tulong na maaaring makuha mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ng probinsya. Ayan, nakikiramay po tayo sa pamilya ni Tatayulong po tayo no, na may kababayan tayong OFW sa Turkey na nag-iwis ng buhay. While nalulungkot tayo na magbibigay ng tulong na may nawala. But kami naman, isa sa programa din namin yung welfare of the OFW. Sinagot ng lokal na pamahalaan ng Lucena City ang pagbiyahe ng mga labi ni Wilma mula NAIA Terminal 3 patungong Lucena, pati ang gastusin sa purinarya. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang anak ni Wilma na si Nicole sa mga kapwa Pilipinas sa Turkey na tumulong sa kanilang pamilya. Tagubili naman ni William sa kanyang apong si Nicole. Akin po. Akin pong pinakalaan ng Gisya. Sana sabi ko may pangatag ang loob at pangisip. Yadong paka ako sa sarili. Alagaan niya sa sarili niya. Sa kanyang pinagbukasan. Inaasahang ngayong araw darating ang asawa ni Wilma mula sa Turkey, samantalang bukas naman ang itinakda ng pamilya na araw ng libing. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jafet Cablayda, humahataw. Hataw Balita. Mahigit 500 residente na nasiraan ng bahay dahil sa mga nagdaang bagyo sa bayan ng Mercedes, Camarines Norte, tumanggap na ng emergency shelter assistance. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita.
Matapos masiraan ng bahay dahil sa bagyong Paeng noong nakalipas na taon, tumanggap na rin nitong Huwebes, February 16, ng Emergency Shelter Assistance ang mga residente sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte. Ayon sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO, 12 pamilya na tuluyang nasira o totally damage ang bahay ang tumanggap ng tigli 5,000 piso, habang aabot sa 538 na pamilya naman sa nasabing bayan na nagkaroon ng partially damaged na bahay ang tumanggap ng tig 1,500 pesos. Ikinatuwa ng mga residente ang pagdating ng matagal na nilang hinihintay na ayuda. Salamat po kami kasi po nakarating yung ayuda. Matagal lang po namin yung hinihintay talaga. Nagpapasalamat na din ako kahit malaking tulong na din maniling 1-5. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 800,000 piso ang naipamahagi ng PSWDO sa mga pamilyang nasiraan ng bahay sa bayan ng Mercedes. Kaugnay nito, patuloy din ang isinasagawang pamamahagi ng Mercedes Local Government Unit o LGU ng mga family food pack sa mga pamilyang apektado pa rin ng Northeast Monsoon at Shoreline. Ayon kay Mayor Alexander Pajarillo ng bayan ng Mercedes, patuloy ang kanilang gagawing pagbibigay ayuda habang hindi pa nakababalik sa normal ang hanap buhay ng mga residente. Hanggang ngayon kasi marami pa ring mga residente sa nasabing bayan ang hindi makalaot upang makapangisda dahil mataas pa rin ang alon sa dagat dala ng hanging amihan. Ito tayo doon para makahingi rin tayo ng mga tulong sa ating mga national agency. Ito namang amihanin na ito hanggang ngayong February na lang. And pagpasok ng March, palagay ko gaganda na rin yung panahon. At sa ngayon ay patuloy tayong nagbibigay ng ayuda sa 17,000 family heads ng bayan ng Mercedes. Matatandaan, noong nakalipas na buwan, ang Mercedes LGU ay isinailalim sa state of calamity dahil sa malaking epekto sa hanap buhay ng mga residente ng tuloy-tuloy na pag-ulan dala ng Northeast Monsoon at Shoreline. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Nakararamdam pa rin ng pangamba ang mga pasyente na bumalik sa apat na palapag ng Masbate Provincial Hospital dahil sa mga aftershocks dulot ng nagdaang magnitude 6 na lindol sa Masbate. Klase sa lahat ng antas, suspindido pa rin sa lalawigan, bunsod ng gagawing infrastructure audit sa posibleng damages ng mga gusali. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita! Natatakot pa rin na bumalik sa loob ng Masbate Provincial Hospital ang mga pasyente dahil sa mga aftershocks na naranasan dulot ng nagdaang magnitude 6 na lindol sa Masbate. Pinapayagan na ng Provincial Disaster Reduction Management Office o PDRMO o Masbate na bumalik na sa mga kanikin ng mga kwarto sa loob ng Masbate Provincial Hospital ang mga pasyente. Pero ang iba pinili pa rin na manatili sa mga tent na nilagay sa labas ng ospital. Anang ilana, takot pa silang pumasok dahil sa mga nararanasang aftershock sa Masbate City. Ang stand ng ating provincial health officer, we will not compel or force those patients to go back if they feel that it is not safe. Kasi hindi naman natin hawak yung saloobin nila. And we cannot give 100% assurance that this structure will not collapse. And what if mag-collapse nga, ba? Nagsagawa na ng emergency meeting ang PDRM Council kasama ibang ahensya ng pamahalaan para sa gagawing infrastructure audit sa lahat ng mga gusali at mga eskwelahan. Irerekomenda ng council sa pamahalaan ng palalawigan na ma-extend ang suspension ng klase para sa gagawing infrastructure audit sa mga school building at establishment sa lalawigan. So far, wala kaming exact number of schools that will undergo infrastructure audit. No? The motion of PD Benpol is focus on the schools. So not on other infrastructure, but on the school. So that's why ang motion niya is to extend the suspension of classes until tomorrow.
Hihingi rin ng tulong ang PDRMO sa mga engineer ng Department of Public Works and Highways o DPWH upang mapabilis ang gagawin pagsusuri sa mga damage ng mga gusali. Tinawagan na ng PDRMO ang lahat ng Local Government Unit o LGU, Disaster Reduction and Management o DRRM, kasama ang Municipal Engineer na magsagawa ng damage assessment sa lahat ng mga gusali sa kanilang nasasakupan. Dito magbabatay kung ligtas gamitin ang mga pasilidad at kung pababalikin na ang pasok sa mga eskwelahan. Suspendido rin ang pasok sa lahat ng trabaho sa syudad ng Masbate. Maging ang klase sa lahat ng antas ay wala pa rin pasok sa araw na ito. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita! Nagsasagawa ng Emergency Operation Center Training ang Response Clusters ng DAET Local Government Unit sa probinsya ng Camarines Norte. Layo ng programa na mas maging epektibo pa ang pagresponde, lalo na sa panahon ng kalamidad. Si Mark Espayos, humahataw. Hataw Balita! Tuloy-tuloy na isinasagawa ng lokal na pamahalaan ng DAET sa probinsya ng Camarines Norte ang Emergency Operation Center Training sa kanilang response clusters. Ito ay sa layuning mas mapalakas at maiangat pa ang pagresponde sa mga residente, lalo na tuwing may kalamidad. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD 5 Officer 3 Neil Dianella, ang focus ng training na ito ay upang mas mapaigting pa ang koordinasyon ng bawat response clusters. Ito yung simulation exercises. Kasi ito ay parang real situation yung in the end up. Para in types of earthquake forest talaga, alam na ang gagawin ng mga MDRMC members. Sa pamamagitan din ng aktibidad na ito, mabibigyan pa ng karagdagang kaalaman ang mga departamento sa kanilang papel na ginagampanan sa oras ng emergency. Dito sa simulation exercise, in-identify natin according to department. Kasi yung mga response clusters natin ay may composition sa counterpart sa national response clusters natin. Sa local, meron din po yun. Kasi we have... Ayon sa DAET Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Santiago Mila Jr., sa pamamagitan ng exercise seminar, magagamit aniya ang mga resources ng bawat departamento para sa mas epektibong pagresponde. Actually, itong activity ito ay part siya ng capacity building training ng membro ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council para maging handa sa pamamahala ng pag-responde sa mga disaster response operation o maging plant events na hindi lang yung opisina namin ang nagtatrabaho, kundi iba't ibang response agency na makonsolidate ang lahat ng kanilang mga resources para madali, maging timely, efficient, and effective yung disaster response operation. Ayon naman sa DAET Municipal Police Station Chief of Police Arnel De Jesus, mahalaga rin ang parte ng pulisya para sa pagpapatupad ng law and order, lalo na sa pag-rescue. Importante po yung papel natin dito as the law and order para every time na magkaroon ng emergency response or any disaster na kailangan ng presence ng PNP, ay agad-agad tayo makamag-deploy. Agad-agad natin silang matugunan ng kanilang pangangailangan. Ang training seminar na ito ay requested ng lokal na pamahalaan ng DAET na nilahukan ng iba't ibang ahensya gayon din ng mga volunteer. Bukod dito, magsasagawa rin ang DAET LGU kasama ang OCD5 ng evacuation full-scale exercise para sa tsunami na involved naman ang komunidad, lalo na sa mga coastal area. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Mark Espayos, humahataw! Hataw Balita! Anim na poultry farm pa sa bayan ng Santa Maria, Bulacan ang kailangang sumailalim sa laboratory test para sa H5N1 o bird flu. Ito'y matapos sumailalim sa naturang pagsusuri ang mga manukan na malapit sa infected na poultry farm. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita!
Nananatiling nakasarap pa rin ang isang poultry farm sa Barangay Parada sa Santa Maria, Bulacan na may kaso ng H5N1 o bird flu. Ayon kay Barangay Chairman Noel Kakanindi ng Parada, sa isinagawang laboratory test ng Bureau of Animal Industry at ng Provincial Veterinary Office sa dalawang manukan, isa rito ay negatibo sa sakit na H5N1 o bird flu, habang isa ay wala pa rin resulta. Bukod sa dalawang katabing farm, may anim pa na kasalukuyang minomonitor sa barangay na malapit sa 1 km radius na kailangan pa rin dumaan sa lab test. Minomonitor po natin ang halos mga walo pang farm na malapit dito, maliit at malaki. Minomonitor natin kung mayroong mga magiging pangyayari pa na nagkakamatay ang kanilang mga manok. Sinabi pa nito na hanggat wala pang resulta at hindi pa nakapagla-laboratory test ang mga manukan malapit sa infected na poultry farm, ay pinapayagan ng may-ari nito na maglabas-pasok ng manok sa barangay. Papatiginin lang sila kung may test result na ito mula sa VAI at Provincial Veterinary Office. Hanggat hindi po lumalabas yung resulta ng kanilang test, okay pa naman po silang maglabas. Pero oras po lumabas yung kanilang mga test, pag sila na-test na at lumabas at positive, yun po yung hindi na po sila pwedeng maglabas. February 1 at 2 nang magsagawa ng pagpatay ng manok sa Barangay Parada. Nasa 17,000 na mga manok mula sa apektadong manukan ang ibinaon ng buhay. Para wag na itong masundan, iminumungkahi ng Provincial Veterinary Office na wag nilang itago kung may namamatay na mga manok sa mga katabing poultry farm upang maiwasan ang pagkalat ng avian flu. Pwede naman nilang itawag sa amin kagad, no, para mag-test natin. Usually, ang nakikita nila dyan naman ay increased mortality. Dumadami, biglang namamatayan sila ng manok, tapos tumataas yung mortalities nila everyday. Yun. Samantala, sa tala ng Provincial Vet Office, nasa 100 ang poultry farm sa Bulacan. 20 rito ay mula sa bayan ng Santa Maria, sinundan ng Pandi, Bustos, San Ildefonso at Doña Remedios Trinidad. Sa tala naman ng Bureau of Animal Industry, simula ng January 2023, 6 na poultry farm ang nagkaroon ng outbreak ng bird flu sa bansa. 2 rito ay mula sa Pampanga, isa sa Cagayan Valley at Sultan Kudarat. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita! Idineklara ang African swine fever free na ng Department of Agriculture ang bayan ng Daet sa lalawigan ng Camarines Norte. Si Nika Lotino, humahataw! Hataw Balita! Idineklara na ngayong Linggo ng Department of Agriculture o DABCOL na African Swine Fever o ASF free na ang bayan ng Daet sa lalawigan ng Camarines Norte. Matapos dumaan sa masusing validation at assessment ang nasabing bayan ay ibinaba na sa pink zone o walang kaso ng ASF sa matagal na panahon. Matatandaan noong Hunyo 21 pa, noong nakaraang taon ang huling makapagtala ng kaso ng ASF ang naturang bayan. Samantala, patuloy naman ang pagpapatupad ng Incident Management Team o IMT ng mga preventive measure upang maiwasan at makontrol ang pagkalat ng ASF sa bayan. Ayon sa IMT, may katabi pa rin mga lugar na infected ng ASF o red zone ang nasabing munisipalidad. Upang mapanatili pa rin ang ASF-free status ng bayan, patuloy na isinasagawa ng Daet LGU ang Bantay ASF Program, Training on Biosecurity, Surveillance and Sample Collection for ASF Control, ASF Information Caravan at Stringent Inspection sa iba't ibang barangay sa nasabing bayan. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, ni Kalutino, humahataw! Hataw Balita! 150 individual sa Cotabato City ang nakatanggap ng livestock assistance mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform. Si Marie Perejon, humahataw. Hataw Balita! Nakatanggap ang 150 residente ng Cotabato City ng mahigit 2 milyong halaga ng livestock assistance mula sa Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform nitong Martes, February 14, na mahagi ng 300 native goats.
675 free-range native chicken. Ang programa ay naglalayong tulungan ang mga benepisyaryo na magkaroon ng karagdagang pagkakakitaan at palakasin ang kanilang kabuhayan. Ayon kay Dizomember Rasid, Assistant to the Provincial Director for SGA in Cotabato City, ang programa ay sumusuporta sa programa ng gobyerno ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na iangat ang pamumuhay ng bawat Bangsamoro at upang matiyak ang pagpapanatili ng pagkain. Dagdag ni Rashid, nagpapasalamat siya na maaring matugunan ng proyekto ang 37 barangay sa Cotabato City. Ang bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 2 native goats at manok habang 7 asosasyon ang tumanggap ng 15. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga benepisyaryo sa BARM government dahil sa karagdagang kabuhayan na ibinigay sa kanila. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa General Santos City, Marie Perejon, Humahataw! Hataw Balita! Bukas na ngayon sa mga turista ang Strawberry Farm na matatagpuan sa Nueva Vizcaya. Handa naman tumulong ang Department of Trade and Industry sa mga strawberry farm sa lalawigan. Si Kyle Balad, Humahataw! Hataw Balita! Kung maririnig ang salitang strawberry, madalas na pumapasok sa ating isip ang Baguio City. Ngunit alam mo ba na mayroon na ring strawberry farm sa probinsya ng Nueva Vizcaya? Aabot sa 3 hektarya ang tinaniman ni Mang Noel Calimosa ng strawberry sa barangay Malico, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dinarayo na ito ngayon ng mga lokal na turista mula sa Nueva Vizcaya at mga kalapit na lalawigan upang mag-selfie at pumitas ng mga bunga. Paalala lang ni Mang Noel, tuwing Biyernes at Sabado lang ang pamimitas ng strawberry. Gayunman, bukas pa rin ito araw-araw. Ayon sa Department of Trade and Industry Nueva Vizcaya, nakahanda ang kanilang opisina na tulungan ang mga kagaya ni Mang Noel na strawberry farmer. Sa mga priority industry ng ating ahensya, ang DTI, ay yung agritourism. So basically, we can provide them assistance in terms of the market. We can give them or we can lead them to institutional hires. Mag-aasisti din ang kagawaran sa mga magsasaka sakaling nais ng mga ito na pumasok sa strawberry processing para sa kanilang mga produkto. Sakaling dumami pa ang strawberry farm sa Nueva Vizcaya, malaking tulong ito upang mas lalo pang mapaunlad ang produksyon ng strawberry sa ating bansa. Samantala, magsisimula na sa March 6 ang Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet matapos ang ilang taon na pagkakatigil nito dahil sa pandemya. We are celebrating this special strawberry festival. It's very special because for the last 3 years, we don't have any activities. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Balad, Humahataw! Hataw Balita! Ginawaran bilang best airport in Asia under 5 million passengers category ang Mactan Cebu International Airport sa Routes Asia 2023 Awards. Si Edmond Hesola, Humahataw! Hataw Balita! Pinarangalan bilang best airport in Asia sa under 5 million passengers category ang Mactan Cebu International Airport sa katatapos lamang na Routes Asia 2023 Awards na ginanap nitong Miyerkules, February 15 sa Chiang Mai, Thailand. Sa pagbabalik sa unang pagkakataon mula noong 2019 ay kinikilala ng Routes Asia 2023 Awards ang katangi-tanging programang isinagawa ng mga airline, paliparan at destinasyon noong 2022 kasama ang kanilang patuloy na diskarte sa 2023. Nagpapasalamat naman ang MCIA sa lahat ng bumubuo ng paliparan at maging sa mga tumatangkilik nito dahil naabot nitong pagiging isa sa mga pinakamahusay na paliparan sa Asia. Ang Perth Airport ang nanalo naman sa 5 to 10 million category. Ang Singapore Changi Airport ay kinoronahan bilang overall winner ng Routes Awards ngayong 2023. Ang Department of Tourism naman ng Pilipinas ang nanalo sa destination category. Nakuha naman ng AirAsia ang Airline Award dahil sa pinakamalaking low-cost carrier sa Asia at nagbibigay ng malawak na koneksyon sa buong rehiyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mula rito sa Cebu City, Edmond de Sola, humahataw. Hataw Balita. Nakamit ng probinsya ng Kalinga ang dalawang Guinness World Record para sa largest gong ensemble at largest pot o banga dance. Si Carl Balad, humahataw. Hataw Balita. Kalinsabay ng pagdiriwang ng 28th founding anniversary ng probinsya ng Cagayan at 4th na Bodong Festival, nagsagawa ng official attempt ang lalawigan ng Kalinga para masungkit ang largest number of gong ensemble at largest pot dance nitong Miyerkules, February 15 sa Kalinga Sports Complex. 3, 2, 1, go! Nagurian na call of 1,000 gongs at dance of 1,000 pots ang nasabing attempt na dinaluhan ng libo-libong mga mamamayan doon. Sinaksihan ni Guinness World Record Official Adjudicator Kazuyoshi Kirimura ang official attempt na ginawa ng mga manunugtog at mananayaw ng Kalinga. Aabot sa 3,440 na mga male gong players ang nakiisa kagabi sa official attempt para makuha ang titulong largest number of gong ensemble. At ang naging resulta, Today, I adjudicated the largest gong ensemble. The record to beat for this title is 150. And the final result is 3,440! Congratulations, your first time visit! Todo suporta rin ang mga mananayaw ng banga na umabot sa 4,681. Kaya, Now, I would like to announce the results for the largest maggots. The record to beat for this title is 250. And the final result is 4,681! Dahil dito matagumpay na naitala ng probinsya ng Kalinga sa Guinness World Record ang largest number of gong ensemble at largest pot dance. Samantala, kabilang din sa naging adjudication witness panel sa makasaysayang pangyayari sa Kalinga, sina Stanley Anongos ng Benguet State University, Atanasio Adog ng National Commission on Indigenous People Cordillera, kasama sina Allen Marquez at Kenneth Maslang ng St. Mary's University, Bayumbong, Nueva Vizcaya. Kaya. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kyle Balad, humahataw. Hataw Balita. Mga kasambahay, patuloy po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay naka-stream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. Like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa Awit Kapitulo 119 at talatang 32. Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 17 sa buwan ng Pebrero, taong 2023. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Lelaine Moreno. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.